biglang ang daming lumalabas dyan sa dashboard. Yan. Kasi po, according po sa kanya. Nanitrig, bigla pong pagkat ng power at biglang magbalik, ayan po ay premature at hindi po ready ang system. Kaya po nanitrigger ang computer box yan na kung ano-ano tuloy ang lumalabas. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin kung papaano nga ba ang tamang pag-i-start ng makina kung ang sasakyan mo ay push start, no? Yung bang mga push start engine, yung pinipindot lang, hindi sinususian. Kung ano yung nasa manual, mga kaibigan, yun yung itinuturo ko sa mga kliyente ko na kumukuha ng mga sasakyan, lalo na yun nga, yung mga sasakyan na de push button. Meron tayo dyan yung Expander, Montero, Mirage GLS na CVT, at saka yung Estrada. So yan mga kaibigan, yun yung mga units na yan. Simple lang naman ang tinuturo natin dyan. So kung papaano, ganito yon. So ito na yung susi mga kaibigan, yung pinaka keyless remote. So ilagay lang natin dito sa gilid, pwede rin na nasa bulsa lang natin ito. Then syempre para sa safety, tatapakan natin yung brake pedal. So sisiguraduhin lang natin na nakapark yung ating cambio. Yan. Kapag ka hindi kasi nakapark yan, hindi mag-i-start yung ating sasakyan. So tapakan lang natin yung brake. Then push lang. Yan. So ganyan lang mga kaibigan. Simpleng simple. Start ng sasakyan, ipupush lang natin yon. Yung push start. So pagka papatayin natin, pwede nang hindi tapakan yung brake. One press lang doon. So ganun lang mga kaibigan, mamamatay na yung ating makina. Basta nandirito sa loob itong keyless operation system or itong remote na susi. So yun lang mga kaibigan, ganun lang kasimple. Tumapak sa brake, push mo yung button, then wala. Open na yung ating makina. Okay, no? So yan yung paraan natin kung paano natin tinuturo yung pag-i-start ng sasakyan. Simple lang, di ba? So ngayon mga kaibigan, meron akong ipapanood sa inyo. Ito ay isang way din na tinuturo ng mga ibang mga mekaniko. So kung ito, hindi ko sure kung napanood nyo to, pero ito ay nilabas mga siguro 2 buwan na ang nakakalipas. At naging viral ito mga kaibigan. Pero pagkalaon, ewan ko bakit binura nung nag-upload. So panoorin natin ito. Ngayon po kasi, yung tinuturo ko po sa inyo ay kayo lang po makakalam. So gawin pa rin i-share po natin sa ibang mga car owners para po sila matutuloy. Yeah. Kung paano yeah. Talaga yan ini-start. Hindi raw halos alam ng lahat. Ganito po ma'am. Sige. Ito po, ilan taon na po sa inyo to? Ano pa lang, November lang ito sa akin. Yung bago pa, di ba? Bago pa. Talagang fresh na fresh pa. Hindi. Pero ano po, 2020 natin. Ah, okay. Second hand yung unit mga kaibigan. Okay, sige po ma'am. Start nyo nga po. In the way yung kayo nag-i-start sa morning. So yan, yung, ano yung way na ginawa ni Madam, yun yung tinuturo natin sa dealer. Kaya po, biglang ang daming lumalabas dyan sa dashboard. Yan, kasi po, according po sa kanya, natitrig, bigla pong pag-cut ng power at biglang pagbalik, ayan po ay premature, at hindi po ready ang system. Kaya po natitrigger ang computer box niya na kung ano-ano tuloy ang lumalabas. Okay. Kaya lalabas yan, nagbiblink ang ABS, EPS, angle position, traction sensor, yung parang gulong na may pag-anong sexy. Okay. Diba? Yun, lumalabas yun. Ganito po yung tamang proseso niya, ma'am. Okay? Tuturo ko po sa inyo. Para hindi po ulit mangyari. Kasi kapag nag-abnormal po, nag-flicker-flicker po yung mga sa dash panel, mga ilaw-ilaw, nakaka-apekto po yun sa performance ng sasakyan at minsan po sa driving nyo. Minsan ayaw mag-shift na tuloy yung transmission. Okay. Minsan ay gi-stack lang yung transmission sa isang gear. Tapos biblink-blink dyan. Delikado po yun ma'am kasi baka masira lang yung computer box. Okay. Ganito po yun ma'am, di ba? Tsaka dapat nga pala sa mga push button na mga kotse, dapat to one push lang neto, mag-i-stop na dapat ang engine. Hindi to dapat matagal. Pag matagal to, bago mamatay, mayroon may talaga. Problema. Isang push lang yeah, dapat so patay dapat, niya. Pagkapatay mo niyan, patay agad, di ba? Kasi kanina, ang tagal ko ito pinipindot, ayaw mamatay. Yun, ganito po ang proper way. Possible, may problema talaga yung sasakyan. Start na itong mga push button,
Okay? So, dapat first po one touch ay, lang. Huwag niyo po muna tatapakan niya. Okay? Do not, so, you know, press. So, ito na po mapasok yung tinuturo niya, mga kaibigan. Yan. Press po muna ng isa, tapos dalawa. Okay? Sa dalawang, ano niyan, sa dalawang press mo, lalabas po accessories. Hintay niyo po muna mawala yung mga nasa dashboard. Alright, ulitin po natin ha, papatay po yan. Nga, patay. Ulitin natin, okay. Isa, okay, tapos dalawa, lalabas sa accessory. Tapos makahintay niyo po muna mamatay yun, and then press the brake. Yan, press the brake and then push the start button. So, di ba pagdaang sa kanya? So, di wala ang check engine, wala na mag-flicker. Yan, yeah, ganun po yun. Napakaliwanag naman po nun, madam. Ha? Eh, tayo po ay nag-tutorial lang kasi kung ituturo ko po sa inyo to, kayo lang po matututo. Meron po tayong almost 2,000 viewers. Okay. Na natututo rin so, natin. Maraming viewers, mga kaibigan. Kasi ganun din, ma'am. Mapatay na muna natin. So, yan yung video na yan, mga kaibigan, na upload yan sa Facebook. Kaya kung mapapansin ninyo yung video na yon, medyo malabo, ano. Ngayon, ganito, mga kaibigan. Doon sa tinuturo ni Kuya na mekaniko, wala akong against doon, okay? Kung ako ang tatanungin, pwede rin nating gawin yung tinuturo ni Kuya. Lalo na kung hindi naman tayo nagmamadali, possible na po pwede rin nating gawin yon. So, lahat ng sinasabi ko dito, ako lang ang merong opinion nito, okay? Hindi ito opinion ng company ko, hindi ito opinion ng Mitsubishi, pero opinion ko lang to as Lycofer, okay? Yung sinabi ni Kuya, hindi ako against doon. Okay? Pero mas lalong hindi ako against doon sa kung ano yung nasa manual. Pwede nyong gawin yung sinabi ni Kuya, lalo na kung hindi kayo nagmamadali, kasi sa tingin ko, palagay ko, wala namang mawawala kung kaganunin mo. Okay? Pagdating din naman sa manual, wala rin ako nakikita ang problema. Kasi, eto naman, kung ano naman yung nakalagay sa manual at kung paano yung proseso na tinuturo ng mga dealer at mga ahente, eh, palagay ko na pag-aralan din yun ng mismong kasa or ng mismong company or ng mismong car manufacturer na nagbebenta dun sa sasakyan. So hanggang yan, mga kaibigan, ano, iiwan ko sa inyo kung ano yung desisyon. Kayo na ang bahala. I-comment nyo sa iba pa kung ano yung nasa isip nyo, kung ano yung masasabi nyo regarding dito sa napag-usapan natin na to. Please, huwag nyong kakalimutang pindutin yung subscribe button at pindutin yung bell notification para kung may mga pag-uusap na ganito ay ma-notify ka. So hanggang dito na lang. See you on my next video. Bye-bye.